Nakikiusap ang ilang OFW na magkaroon sana ng ibang quarantine arrangement sa kanilang pagbalik ng bansa kung mayroon silang emergency. Tulad ng isang OFW na ang ina ay may malubhang karamdaman. Nakatutok si JP Sirian. Simula Mayo hanggang ngayong buwan, mahigit 5 beses nang nakansela at naribook ang flights mula Dubai, UAE pauwi ng Pilipinas ng OFW na si Randy. Isa ang UAE sa mga bansang may travel restrictions mula Mayo na nagbabawal sa pagbiyahe ng commercial flights mula sa UAE papuntang Pilipinas bilang pag-iingat ito noon sa mas nakakahawang Delta variant na meron na sa Pilipinas ngayon. Sumulat, tumawag at nagmakaawa na raw si Randy sa lahat ng kinauukulan mula sa embahada at iba't ibang ahensya sa Pilipinas pero hindi talaga siya nakauwi. Hindi bakasyon ang pakay ni Randy sa Pilipinas, kundi isang emergency situation dahil may malubhang karamdaman ang kanyang ina. Sa case ko, parang nagbibilang lang kami ng araw kung hanggang kailan. Hindi nakasingit sa pila si Randy sa repatriation flight dahil sa dami ng kailangang i-repatriate. Mabuti na lamang at pinayagan na ang bayanihan flight na makabiyahe mula UAE papunta ng Pilipinas. Dito nakakuha si Randy ng bagong flight matapos magbayad ng lampas sa doble sa regular na presyo ng isang flight mula Dubai. At makalipas ang halos 5 buwan, makakabalik na ng Pilipinas si Randy para makasama ang inang lumalala na raw ang lagay. Hindi na gumagana yung chemo. Hindi na siya gumagana at lumalaki na yung tiyan niya. Meron na siyang carcinomatosis o yung condition na lumalaki na yung lymph nodes. Madami ng bukol. Hindi na siya nakakakain ng maayos. Inatry kong kausapin siya araw-araw. Gabi nitong Sabado nakaalis na ng Dubai si Randy. Ang kaso kailangan pa rin niyang dumaan sa quarantine pagbalik sa Pilipinas bilang requirement sa lahat ng mga galing sa ibang bansa, lalo na sa mga bansang kasama sa travel restrictions. Ang panawagan ni Randy baka pwedeng magkaroon ng ibang quarantine arrangement para sa mga emergency at humanitarian cases kung saan maari pa niyang makita ang ina habang natitiyak pa rin ang minimum health standards at protocols. Pagkausap ko siya, lagi siyang napapapikit, nagdadasal. Sabi niya, anak, natatakot ako na baka hindi na tayo magkita. That's the most painful part. Because I don't know how I would respond to that. Inilapit namin sa IATF ang panawagan ni Randy. Pero nauna nang sinabi ng mga otoridad sa Pilipinas na napakahalaga ng quarantine. Dati na rin sinabi ng DFA noon na ginawa at ginagawa nila ang lahat para mapauwi ang mga Pilipino sa UAE at iba pang bansang kasama sa travel restrictions. JP Soriano, nakatutok 24 oras. Sabi ni IATF Chairman at Health Secretary Francisco Duque III, tinitignan na ng One COVID Referral Center kung paano nila pwedeng matulungan si Randy. Magandang balita mga kapuso, kahit ano pa man ang oras, mapapanood ang 24 Oras Weekend at iba pang newscast sa youtube.com/gmanews. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.